Ayan, good morning kabayan. Dito tayo ngayon sa Metro Manila para check yung mga properties ng Transpil. Yung una naming pinuntahan ay dito sa Roseville Estates. Malapit po ito sa Robinson's Otis. So smaller unit nila nasa 27 million. Yung mga laking unit nila nasa 52 million. So ito yung mga 3-story townhouse. Complete na po ito. So ongoing na po ito, ongoing development. Ang mapapansin po ninyo ay may halos tapos na pero more on finishing pa siya. So ikutin natin ito ngayon. Siguro kung makailan tayong units, di mas maganda. Pero sa ngayon, pakita muna namin sa inyo yung Roseville Estates. And yung mga actual units, ipakita namin mamaya. I think meron sa Mandaluyong na actual units. Okay? So samahan nyo kami ngayon para sa aming pag-ikot dito sa Metro Manila ng mga projects ng Transpil. Hi guys, dito kami ngayon sa Bedford, Mandaluyong. Kanina galing kami sa Roseville Estate sa may Paco, Manila. Ito naman sa may Mandaluyong. Dito merong unit na tayo pwedeng makita. Yan yung nasa likuran natin, pwedeng makita yan. So check natin mamaya, magawa kami ng video para dun sa mga units na to. And so ito yung mga ginagawa natin bilang mga sellers ay talagang chine-check natin yung mga property, location, pati yung mga features ng bahay. Para at least pag may mga kliyente na tayo, ready na tayo to present at saka yung location, talagang alam natin kung saan yung location, kung saan yung location yung mga property. Yan, sige, medyo magtatagal kami rito, may 2 units na available. Itong harap tsaka yung nasa likuran, so may client ngayon kaya hindi pa kami makapasok. So inaantay lang namin makalabas yun. So pag nakalabas na kami naman. Okay guys, so enjoy. Sana watch nyo, tuloy-tuloy tapusin yung video natin. Para yung mga nagustong maging ahente, maging seller, pwede kayong magpa-credit at alam nyo na yung mga activity natin today. Yan, from Batangas, nandito kami ngayon sa Metro Manila. O, yung mga kasama ko from Nubaliches and Nabotas yata yan. Monumento, Kalaokan and Malabon. Yan, so kami okay, ito po ang pinaka master's bedroom sa third floor, so gamit na lang po ang kulang. Yeah. So gamit na lang po ang kulang dito sa third floor master's bedroom. At meron po itong sariling closet.
And sa kabilang side naman po ay ang kanyang toilet. And dito naman po tayo sa bedroom number 2. Ayan, ito yung room number 2. Okay. So meron din itong sariling CR. Shower area. And may cabinets na po. May built-in cabinets na. So dito po sa third floor, nandito pong master's bedroom at bedroom number 1. Ayan, dito po tayo sa third floor ng unit 1 ng The Bedford Mandaluyong. Dito sa third floor, meron itong 2 bedrooms. Itong nandito tayo sa pinaka-master's bedroom at meron isang bedroom number 1 sa kabila. Sa baba, sa pinaka-lower ground, may maid's room at mayroong guest room. No, yung maid's room may sariling CR, yung guest room may sariling CR. So lahat po ng rooms may mga kanya-kanyang CR. Ayan. Doon sa second floor naman, doon po yung provision natin for dining and kitchen. No, may kitchen area na po, yung dining na lang, tsaka yung living area pala, living area. Meron din siyang sariling CR. Doon naman sa baba, 2-car garage po yung pwede, tandem parking. So pinaka ano po to, unit 1, single attached unit. Dito sa Bedford, The Bedford, Mandaluyong City. By Transpeed. And so kanina, katapos lang mag-lunch dun sa may 14th Avenue, mga tapsi, tapsihan yung aming kinainan doon. So lutong bahay pa rin, no? Kahit nandito tayo sa QC, mas kinuha pa rin natin na mag-lutong bahay. So total, pwede naman. At least hindi ganun kahigpit, no? Sa Manila kanina, napakahigpit sa parking. Kaya hindi kami nakatagal dun kanina sa Rosevale kasi may bit yung parking nila ron, baka daw kami mataw. So umalis kami agad. Pero dito naman sa Cubao, yung aming kanina kanina ng lunch ay hindi masyadong mahigpit yung parking doon. So nakapag-park kami sa labas at doon kami nakakain ng aming pananalian. Dito tayo ngayon sa Pisa Mora Unit 1. Ito na lang yung natitira. No, last unit na lang yung available dito sa Pisa Mora. So pinuntahan pa rin namin, chinig namin yung unit, baka sakali na tayo makabutas nitong isa, tayo maka-close nitong isang unit. So sold out na. One unit na lang. So tinanong pa namin yung isa pang abilaw yung unit na property na available pa rito in Quezon City. Pero sabi sa akin ni Terry kanina ay ano pa lang to, parang for construction. So silipin na lang namin mamaya yung ano, yung area kung saan siya banda dito sa Cubao, Quezon City. Ano, ito pala tayo ngayon sa Pisa Mora sa Cubao, Quezon City. Okay guys. Ayan guys, dito na kami ngayon sa Ellery Place in Quezon City pa rin. So last stop na namin to. Meron ditong available na 3 units pero sa ngayon, dalawa na lang, na reserve na po yung isa. So project pa rin to ni Transpeel dito sa Quezon City. So sa ngayon, ilan lang yata napuntahan namin? I think 4 or 5 projects. And so ito yung pinaka last stop namin. Then pagkatapos yan, balik na ulit kami ng Lipa. So bumiyahe kami para at least may mga listing tayo na available kung may mga clients na naghahanap ng mga Metro Manila tapos mga nasa high-end market. Yan, dito kami sa second floor. So dress up unit na po ito, pinaka-model unit nila. Ang ganda ng interior. Ang ganda po ng interior. Ayan. Wow. Ang ganda ng interior. Sige po, kukuha kami ng konting shots dito para may sama namin sa video.
Hi guys, dito kami ngayon sa Starbucks sa Mialimol. So, papahinga lang kami dito ng konti. Then, proceed na kami sa Lipa mamaya. So, yung mga kasama namin. Yun lang, nakakapagod yung araw ngayon. Malayo, from Lipa to Quezon City and Metro Manila, Mandaluyong. Pero worth it, no? Sasamantalayin natin to para sa mga listings, ma-update natin listings sa property video. So, magtatanong paano maging ahente, no? Follow nyo lang yung page na to. Follow nyo lang yung vlog na to, yung YouTube account, follow nyo lang para malaman yung paano maging ahente at yung ano yung mga ginagawa talaga na isang bilang isang ahente o ang buhay na isang ahente. See you guys!